Nagmula sa isang may kayang pamilya si Sunshine. May 2 hektarya silang lupain. Nagtatrabaho ang kanyang ina bilang isang supervisor sa isang mall at may hawak na mga branch. Ang kanyang ama naman ang siyang namamahala sa kanilang 2 hektaryang bukirin. May kapatid siyang bunso na nag-aaral ng architecture sa Maynila at buwanan kong umuwi. Si Sunshine naman ay nakapagtapos sa kursong engineering. Ngunit habang nag-aaral siya noon, ay naisingit niya ang pagsusulat. Yun kasi ang talent niya. Graduate siya ng magna cum laude, pero ang kanyang puso ay nasa pagsusulat. Marami ang nag-aalok sa kanya ng trabaho, pero mas pinili niya ang passion niya. Yun ay ang pagsusulat. Hindi naman inuobliga si Sunshine na magtrabaho. Nare-respeto lang kanyang magulang ang desisyon niya. Nasa bahay lamang siya, sa kanyang opisina sa bahay. Makikita ang isang library na punong-puno ng mga libro, mapa-English man o Tagalog. Minsan, ang sinusulat niya ay English novel, at kung minsan naman, ay Tagalog novel. Ini-upload niya iyon sa isang website, at binabasa naman iyon ng mga Amerikano at ibang lahi na nakakaintindi ng wikang Ingles. Kapag Tagalog naman, sa Pilipinas lamang iyon. Kumikita siya buwan-buwan sa pagsusulat. Doon niya kinukuha ang mga pangangailangan niya at ang mga gusto niyang bilhin. Sabado yon ng gabi, naghahapunan sila. Naroon si Mildred, ang kanyang ina, si Tirso na kanyang ama, at ang kanyang kapatid na si Suzette. Tinanong siya ng kanyang ama, "Anak, kailan mo balak na mag-apply ng trabaho o kaya itanggapin ang alok ng iyong tiyo Dante na magtrabaho sa pinagtatrabahoang firm?" Huminto sa pagkain si Sunshine at tinignan ng kanyang ama. Ngumiti siya rito. Sinabi niya na gusto niya namang magtrabaho, pero masepa siya sa ginagawa niyang pagsusulat. Hindi na lamang umimikpa si Tirso. Tinignan niya ang asawa. Ngumiti lamang ito at tumango. Na ang ibig sabihin, ay hayaan na lamang ang kanilang anak sa gusto nito. Ang mahalaga naman kasi, ay masaya si Sunshine sa ginagawa. Ngumiti naman si Tirso katunayan na nare-respeto nila ang anak sa desisyon nito. Mahirap pilitin ng isang tao na gawin ang isang bagay na hindi nito gusto o ayaw pa nitong gawin. Mape-pressure lamang ito at ang mahirap pa ay baka magrebelde at maglayas. Ang sabi naman ni Suzette sa atin niya, kung saan daw ito masaya, ay susuportahan nila. Yun din ang sinabi ng kanyang magulang. Naiyak si Sunshine dahil suportado siya ng kanyang pamilya. Nagpatuloy sila sa pagkain at pagkatapos noon, nanood silang mag-anak ng movie sa TV habang kumakain. Kinabukasan, lumabas si Sunshine ng kanilang bahay. Nag-jogging siya para naman ma-exercise mamayang gabi at babalik na ang kapatid niya sa Maynila. Akmang palabas na siya nang tawagin siya ng kanyang kapatid at sinabing sasama raw ito sa pagja-jogging. Nasa isang subdivision sila. Dahil malaki ang ipon ng kanyang magulang, nabili nila ng cash ang bahay. Medyo malapit lang naman roon ang kanilang bukirin. Nagpupunta roon ang kanyang ama para tingnan ang pananim. Naroon pa rin ang bahay nila. Nirerentahan ng bayaw ni Tirso sa pinsan. Mura lamang iyon para hindi mabigatan ang mag-asawa, lalo at may mga anak sila. Habang nagjajaging ang magkapatid, nakasalubong nila ang kaklase ni Sunshine noong high school. Isa rin itong engineer. Nagtapos sa isang universidad sa kanilang bayan. Ito ay sa Eman. "Sunshine, Suzette, kayo pala yan." Pati nito sa kanila. Huminto naman ang magkapatid at binati ang lalaki. "May trabaho ka na ba ngayon, Sunshine?" tanong nito. Umiling ang dalaga sinabing nasa bahay lamang siya at nagsusulat. Natawa naman ang mahina sa Eman at sinabi na bakit ito nagsusulat. Isa siyang engineer. Magna cum laude pa. Kayang-kaya niyang maghanap ng trabaho at ito ay matanggap kaagad. Baka nga siya pa ang inaalok ng trabaho dahil sa kanyang talino at napakagaling na talento. Ang sabi naman ni Sunshine, wala pa siyang planong i-pursue ang propasyon niya. Masaya naman siya sa kanyang ginagawa at kumikita siya kahit papano. Hawak pa niya ang kanyang oras at wala siyang boss, walang kota o walang kasamahan sa trabaho na pakikisamahan. Umiling na lamang si Eman at sinabi, nasayang ang natapos niya kung pipiliin niya lamang ang pagsusulat. Hindi naman malaki ang kinikita niya roon. Pagkaalis ni Eman, hindi napigilang mapaiyak ni Sunshine.
dahil minalit lamang ang ginagawa niya. Hinawakan naman ni Suzette ang kanyang kamay at sinabing huwag nang pansinin si Eman. Gawin na lamang daw niya ang gusto niya dahil hindi naman si Eman ang magpapakain sa kanya. Nandito kami ng mga kamag-anak mo, ate. Suportado namin ang ginagawa mo. Hayaan mo na sila. Pagpapagaan ang loob ni Suzette sa kanya. Nagpasalamat naman si Sunshine sa kanyang kapatid. Ipinagpatuloy na nila ang pagjajaging. Nang matapos, ay umuwi na nga sila. Naging abala naman si Sunshine sa pagsusulat sa araw na iyon dahil may update siya na kailangang tapusin. Habang nagsusulat, naroon ang saya na nararamdaman niya dahil naghihintay ang kanyang mga readers ng update niya. Nang matapos, napaulat siya ng mga kamay. Nag-open siya ng kanyang cellphone at binasa niya ang message na galing sa kanyang matalik na kaibigan na nasa Maynila ngayon. Doon kasi ito nagtatrabaho. Paminsan-minsan ay bumibisita siya roon kapag dinadalaw nila Suzette. Medyo malayo sa universidad ang bahay ng kaibigan niyang si Annabelle. Magkaibigan na sila since first year college pa lamang. Hindi niya maiwasang malungkot nang mabasa ang message nito sa kanya. Ang sabi kasi nito, may mga chismis daw na nasasagap si Annabelle patungkol sa kanya. Open silang dalawa si isa't isa. At ang sabi nito ay naririnig daw ng kaibigan sa mga katrabaho niyang kabatch nila na bakit daw pagsusulat ang pinili niya kaysa pagiging engineer. Humingi ng pasensya si Annabelle pero dapat malaman niya iyon. Gawin daw ni Sunshine iyon ang motivation para magpursige pa sa pagsusulat. Hangat ko ang success mo, bes. Masayang sabi ni Annabelle. Nagpasalamat siya sa kanyang kaibigan at sinabing gagawin niya ang lahat maging successful lamang siya. Gusto niyang patunayan na may mararating siya. Kaya naman gumawa siya ng nobela na pwedeng isalibro. Magte-take risk lamang siya sa pagbebenta ng kanyang mga akda. Kahit papaano ay may kikitain naman siya roon. Kapag nakabenta siya o ang mag-publishing house kung saan niya isinalibro ang nobela. 2 buwan na sinulat ni Sunshine ang nobela na iyon. Nang matapos at ma-edit, kinontak niya ang kilalang publishing house. Kakilala niya ang may-ari niyon. Inalok na siya nito dati na gawing libro ang nobela niya, pero tumanggi lamang siya. Ang sabi niya, maliit pa lamang ang mga readers niya. Baka nga mas gusto nila na magbasa sa site kaysa bumili ng libro niya. Susubukan pa rin naman niya, sapagkat wala namang masamang sumubok. Mas mahirap kasi kung hindi mo susubukan ito. Ipinasa na niya ang manuscript ng kanyang nobela. Edited na rin iyon. Naghintay siya ng 2 linggo para matapos iyon. Nang matapos ay sobrang saya niya dahil sa wakas ay may libro na siya. Inilagay niya iyon sa kanyang social media account para makita ng kanyang mga kaibigan na mahilig sa libro. At pati na rin sa mga readers niya na gustong bumili ng kanyang mga libro. Ganado siyang magsulat noon. Sobrang saya niya nung may nag-PM sa kanya na reader niya at gustong bumili ng kanyang libro kasama ang mga kaibigan nito na nagbabasa rin ng kanyang mga libro. Bukas siya makikipagkita sa mga ito para ibigay ang libro nila. Ibinalita naman niya sa kanyang mga magulang at kapatid ang isa sa mga achievements niya. Sobrang saya ng mga ito para sa kanya at proud na proud sila. Kinabukasan, nakipagkita na siya sa 4 na magkakaibigan at binentahan ng libro. Pagkatapos noon, nagpa-picture sila sa kanila. Simula nang may post niya ang kanyang libro, sunod-sunod na ang pagbili ng kanyang mga readers ng libro niya. Yung iba ay pinapadala niya, kaya naman gumagawa siya ng libro. English nga lang ang pagkakasulat, para si gayon ay mabentahan din niya ang kanyang mga readers na nasa ibang bansa. Makalipas lamang ang 2 linggo, tapos na naman ang libro niya. Kaagad na bumili ng 10 libro ang isa sa mga readers niya at ibebenta daw nito iyon bilang pagsuporta sa kanya. Sobrang pasalamat niya noon rito. Maging ang kanyang kaibigan na si Annabelle ay tumulong na rin sa pagbebenta ng kanyang mga libro. Gulat siya nang makuha ang kanyang komisyon sa 1 buwan. Hindi man iyon kalakihan, pero mas lumaki na ang kita niya. Idagdag pa ang kita niya sa pagsusulat sa website. Binati siya ng publishing house dahil madami siyang naibentang libro. Nang ibalita niya iyon sa kanyang magulang, masayang-masaya ang mga ito. Kumain sila sa labas nang umuwi ang kanyang kapatid. Maging ito ay tumulong na rin sa pagbebenta ng kanyang mga libro. Yun na ata ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ang maging successful ang pagbebenta niya ng kanyang libro. Huminto si Sunshine sa pagsusulat online at nag-focus sa pagsusulat para sa kanyang mga susunod na libro.
hanggang sa dumami yon at tinangkilik rin ng masa. Nakilala si Sunshine sa bansa at sa ibang bansa. Malaki ang kita niya sa ibang bansa dahil dollar ang pera roon. Idagdag pa ang mga tip ng mga dayuhan na umiidolo sa kanya. Kaya nang magbigay ng komisyon, nanlaki na lamang ang mga mata niya. Nang doble pa sa sahod niya noon ng pagsusulat sa website na kita niya sa pagbebenta niya ng mga libro. Mas doon siya nag-focus dahil kahit hindi siya nagbebenta ay may bumibili pa rin iyon. Nasa mga bookstore na kasi ang kanyang mga publishing books. Nagsusupply na rin siya ng kanyang mga akda sa iba't ibang bansa at nasa bookstore na rin ang kanyang mga libro. Sobrang blessed niya noon dahil tinutulungan siya ng kanyang mga reader sa pag-promote ng kanyang mga libro. Halos mayak siya noon dahil sobrang tuwa dahil sa malaking achievement na iyon sa kanyang buhay. Nag-release si Sunshine ng isang libro at dahil medyo marami na siyang readers, nag-book signing na siya sa isang publishing house kasama ang kanyang kapwa manunulat. Hindi niya maiwasang mamangha nang makita ang mga nakapila niyang readers. Napakasaya niya noon dahil marami ang bumili sa kanyang libro. Sumakit na nga ang kanyang kamay sa kakapirma hanggang sa may isang lalaki na nag-abot ng libro sa kanya. Tinignan niya ito at nagulat na lamang siya nang makita si Julio. College friend niya ito at nagkaroon din si Sunshine ng paghanga rito. Dahil sa mas inuna niya ang pag-aaral at nagsusulat siya noon, hindi na niya binigyan pa ng pansin ang nararamdaman niya para kay Julio. Ngumiti naman si Julio sa kanya. Ang layo na nung narating mo ah. Puri nito sa kanya. Kinilig naman siya roon at nagpasalamat rito. Isa rin daw ito sa masugid niyang readers at bumibili ng kanyang mga bagong release na libro. Salamat, hindi ko akalain isa ka pala sa mga fan ko. Sabi niya, noon pa man ay fan mo na ako. Sabi nito, ngumiti siya at pinirmahan ang dala nitong apat na libro na ang isa ay bagong release niyang book. Naglapag ito ng papel sa kanyang mesa. Tinabi muna niya iyon dahil sa pag-aakala na wala lamang iyon. Nang matapos siya sa pagpirma, doon lamang niya naalala ang papel na ibinigay ni Julio. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat doon. Inaanyayaan siya ng binata na lumabas para mag-lunch. Nasa lobby ito ang naghihintay. Napatayo siya at kaagad na nagpunta sa lobby. After ng lunch uli ang pagdating ng mga readers niya para magpapirma ng mga libro para sa kanilang iniidolong author. Nakita niya si Julio na may kausap na lalaki. Ito ay ang professor nila sa Pilipino. Ngumiti ang mga ito nang siya ay makita. Lumapit siya at pinati ang dalawa. Nakipagkamay sa kanya si Professor Elmer. Nais nga siyang samahan ng kanyang magulang at absent na lamang sila. Pero sinabi niya na siya na lamang mag-isa dahil sayang ang araw ng mga ito at sa susunod na lamang na book signing niya. Ang layo na nung narating mo, iha. Akalain mo yun? Nagbabasa lang ako ng mga kwento sa website. Pero ngayon ay author ka na. Hindi lang author sa Pilipinas, kung hindi pati na rin sa ibang bansa. Nagmamalaking puri nito sa kanya. Sinabi naman niya na hindi siya gaanong kasikat. Humble, sabi naman ni Julio. Nagpaalam na ito sa kanila dahil may pupuntahan pa raw ito. Habol daw ito sa book signing. Nang makaalis si Professor Elmer, hinarap niya si Julio. Humingi siya ng pasensya dahil naghintay ito. Hindi niya kasi kaagad binasa ang nasa papel. Tumawa naman ito ng mahina. Ayos lamang daw yon dahil worth it naman ang paghihintay nito dahil makakasama nito si Sunshine, ang isa sa sikat na author. Namula naman ang pisngi niya dahil sa papuri nito. Lumabas na sila ng publishing house at nagtungo sa pinakamalapit na restaurant para kumain. Hindi may iwasang tingnan ni Julio ang dalaga na magandang kumain na nasa kanyang harapan. Napangiti na lamang siya dahil doon. Hindi pa rin nagbabago sa Sunshine. Napakahabol pa rin ito. Lalo na ngayon na may narating na ito sa buhay, ay hindi pa rin ito nagbabago. Nagangat ito ng tingin at ngumiti ng magtama ang kanilang mga mata. Tinanong siya nito kung ayaw na ba niyang kumain. Wala. Gusto lang kitang pagmasdan habang kumakain ka. Hindi naman siguro masama yan, hindi ba? Pabiro niyang tanong. Natawa naman ito ng mahina at tumango. Sinabi nito na kumain na lamang siya para matapos na sila dahil magbubook signing pa siya. Nang matapos kumain at nakapagbayad, inihatid na niya si Sunshine sa publishing house. Akmang papasok na ito sa loob nang tawagin niya ang pangalan nito. Lumingon naman ito sa kanya.
Pwede ba akong mamasyal sa inyo kapag free time ko? Kinakabahan niyang tanong. Baka mamaya kasi ay hindihan siya nito. Tinignan siya ng dalaga pero kalaunan ay ngumiti lamang rin siya at tumango. Ang sabi ng dalaga, pwedeng pwede raw siyang dumalaw. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ito at ito ay pumasok. Na siya naman ay sobrang saya. Dahil may tutuloy na niya ang plano na noong kolehiyo pa lamang ay hindi na niya magawa. Palagi kasing busy si Sunshine sa pag-aaral at sa pagsusulat. Kaya't naghihintay na lamang ng pagkakataon siya. At ito na nga yun, nakangiting pumasok siya sa loob ng sasakyan at pinasibati yun pa uwi. Masayang ibinalita ni Sunshine sa magulang ang nangyari ng maghapon na yon. Kung paano sold out ang kanyang mga libro. Masayang masaya ang kanyang magulang at kapatid sa kanyang mga achievements. Hiling ng mga ito na tuloy-tuloy na ang blessings. Sa ngayon, ay kumikita siya ng higit sa kita ng kanyang ina. Kahit nag-blowout siya noon. Lumabas ulit sila at kumain. May mga nakakakilala sa kanya at nakipag-selfie. Tignan mo, sigat na ang ating anak. Kaya tama lang ang desisyon natin. Nahiyaan siya sa gusto niyang gawin. Dahil ang success ay makakamit kapag masaya ka sa kinagawa mo. Hindi yung pinipilit mo lamang ang iyong sarili na maging masaya dahil kailangan. Makahulugan na sabi ni Tirso sa kanyang asawa. Tinignan nila ang kanilang anak na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga fan o mga mambabasa. Ngumiti naman si Mildred at masaya para sa kanyang anak. Nang matapos si Sunshine, ay pumasok na siya sa loob ng restaurant at nag-order at masayang nakipagkwentuhan. Pagkatapos kumain at patulungan ni Sunshine ng ama sa mga gawaing bahay, nagsimula na siyang magsulat. Habang nagsusulat siya, may biglang tumawag sa kanya ang isa sa kanyang mga readers sa Italy. Ito rin ang naging daan para makilala ang mga libro niya sa bansang iyon at sa karatig bansa na rin. Sinagot niya iyon, lalaki na lamang ang kanyang mga mata dahil sa ganda ng balita nito. Yes, miss, I will accept your offer. We will go there as soon as possible. I will update you. Sagot niya. Nagpaalam na ang nasa kabilang linya. Naluwa siya dahil hindi niya akalain na mabibigyan siya ng ganoong offer. Kinalma niya ang sarili at tinawagan ang kanyang ama para sabihin ang magandang balita. Tuwang-tuwa ito sa kanyang nalaman. Ang sabi nito, matutuwa rin daw ang ina niya at kapatid. Sobrang proud ito sa kanya at nagpapasalamat dahil naging daan siya para mapunta nila ang bansang iyon. Oo. At inoffer ng reader niya na si Miss Cloud na pumunta silang mag-anak sa Italy. Gusto daw siyang makita ng kanyang mga fan roon at pumirma ng libro na nabili ng mga ito sa kanya. Anim sila sa grupo na masugid niyang mambabasa. Mga mayayaman at negosyante ang mga ito. Sagot ng mga ito ang lahat ng magiging tutuluyan nila. Wala silang babayaran ultimo 5. Kaya nang dumating ang kanyang ina, ay kagad niyang sinabi ang magandang balitang ito. Hanggat maaari daw ay 2 linggo mula ngayon. Masayang masaya ang kanyang ina at kapatid dahil makakapunta na sila sa ibang bansa. Hindi akalain ni Mildred na si Sunshine lang ang magiging daan para makapunta siya sa ibang bansa. Excited na rin si Suzette dahil swerte nito at sem break nila. 1 linggo niyang inasikaso ang passport nilang 2 ni Suzette. Ang kanyang ina ang nag-asikaso ng passport nilang 2 ng kanyang ama. Si Suzette kasi, 1 linggo pa ang uwi at kinabukasan rin nun ay flight na nila. Baka 1 linggo rin sila roon dahil ipapasyal sila ni Miss Cloud. Busy man si Sunshine, ay ginagawa niya ng paraan para makapagsulat ng lobela at mag-update ng mga commission niya sa libro at pati na rin ng mag-release ng mga books niya. 1 araw ay tumawag sa kanya si Annabelle. Nagkamustahan sila. Humingi siya ng pasensya sa kanyang kaibigan dahil hindi niya ito nadadalaw. Ayos lamang raw yon. Nabanggit na rin niya sa kanyang kaibigan ang offer sa kanya at masaya ito para sa kanya. Nangako naman si Sunshine na mag-uwi siya ng souvenirs para sa kanyang kaibigan at pupunta sa kanila pag-uwi. Magkikita na lamang sila sa airport noon. Belle, napatawag ka? Tanong niya. May gustong kumausap sa'yo, Shine? Sabi nito. Hinintay niya na may magsalita sa kabilang linya. Ngunit nagulat na lamang siya ng 3 boses iyon. Humingi ng tawad ang kanyang mga dating kaklase nila ng kaibigan na katrabaho nito. Humingi rin silang pasensya dahil inusga nila siya. Hindi nila akalain na mas malayo pa pala ang mararating niya. Hindi naman sa nagmamalaki, pero malaki na rin ang kita niya
dahil sa mga tip na nakukuha niya sa mga sulat niya sa website. Daily update to si Yon, at iyon ang komisyon niya sa mga libro. Mahirap pero masaya. Balak na rin niyang magtayo ng negosyo para nakatutok na lamang siya sa paggawa ng nobela at pagmomonitor ng komisyon at pati na rin ang profit share nila. Huminga siya ng malalim. Sincere naman ang mga ito sa paghingi ng tawad. Ayos na yon. Tapos na. Sana'y magsilbing aral yun sa inyo. Huwag niyong huhusgahan ang isang tao kapag maliit pa lamang ang income niya. Maging masaya na lamang tayo sa kanya. Pakahulugan niyang sabi bago niya tinapos ang tawag. Magaan ang kanilang loob. Biglang sumagi sa isipan niya si Eman. Ang panlalait nito sa sahod niya. Hindi pa man ito humingi ng tawad ay pinatawad niya naman ito. Isang linggo pa ang lumipas at dumating na nga si Suzette. Kinabukasan noon ay nag-flight na nga sila papunta sa Italy. Ito yung unang pagkakataon na pupunta sila sa ibang bansa. Kaya naman nilang pumunta roon, lalo at maganda naman ang kita ng mga magulang niya. Yun nga lang, wala silang panahon dahil abala sila sa kanilang mga ginagawa. Hindi rin kasi biro ang gagastusin roon dahil bukod sa bayad sa plane ticket, iba pa yung pagkain na tutuluyan. Hindi naman pwede na isang araw lamang sila doon. Mahirap kumita ng pera. Lalo na at dalawa sila ng kapatid na nag-aaral noon. Kaya't sobrang saya nila na nasa impapawid na sila. Nakasakay naman na sila sa eroplano noong pumunta sila sa Boracay, Cebu at pati na rin sa Palawan para sila ay mag-outing. Excited ang mag-anak sa pagpunta sa Italy. Halos mamangha sila nang lumabas na sila ng airport. Maganda ang lugar. Hinintay nila sandali ang sundo nila. Makalipas lamang ang 5 minuto, ay naroon na ang sasakyan na magdadala sa kanila sa hotel na kanilang tutuluyan. Magpahinga daw muna sila dahil mamayang gabi ay magdi-dinner sila kasama ang grupo ng kanyang mambabasa. Pagkarating sa hotel, halos namangha sila nang makapasok sa kwarto na para sa kanila. Napakaganda niyon at talaga namang klase ang dating. Tumawag si Cloud at sinabi na mag-enjoy sila sa pananatili roon. Magpahinga na lamang raw muna sila. Matapos magpasalamat, nakahiga na sila sa kama. Dalawa yon at napakalambot at ang bango-bango ng punda at bedsheet. May dumating na hotel boy na may dalang pagkain. Masarap iyon at sobrang nag-enjoy sila sa pagkain. Pagkatapos kumain, nagpahinga na nga sila. Alas 7 ng gabi nang magising sila. Dumating kasi sila roon ng alas 9 ng umaga. Kagad silang naghanda para sa pagkikita nila ng grupo. Doon din sa hotel sila magkikita-kita at pati na rin magdi-dinner. Nang makapagbihis, ay bumaba na sila at nagtungo sa lobby. Sakto naman na nakita ni Sunshine si Cloud. Nilapitan niya ito at saka niyakap. Naroon na rin pala ang 5 pa nitong kasama. Matapos ang kamustahan at may pakilala ang isa't isa, niyaya na sila ni Cloud na mag-dinner. Dahil gabi na rin at baka magutom raw sila sa araw na yon. Pumasok sila sa isang napakagandang restaurant. Ang ganda ng ambience niyon at ang bango ng paligid. Nang makaupo, ay nag-order na rin sila ng kanilang pagkain. Habang naghihintay, ay nag-usap muna si Cloud at ang iba pang mga mambabasa. Isang linggo lang sila roon dahil marami pang kailangan gawin at ayusin si Sunshine sa kanyang mga manuscript. Pinayagan naman siyang mag-leave noon. Ayos lang daw yon at ang mahalaga ay nakita nila siya at nakapagpapirma ng libro, sabi ni Cloud. Sinabi rin ito na sa susunod na araw na ang kanyang book signing. Nasabi na rin ng mga ito sa group nila kung saan miyembro roon ang mga umiidolo sa kanya. Sobrang overwhelmed ni Sunshine ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalain na ganito na pala kalayo ang narating niya sa tulong ng kanyang mga mambabasa. Balak rin ng mga ito na ibenta sa ibang city ang kanyang libro at mas lalo siyang nakilala. Naiyak siya sa harapan ng mga ito at lubos ang pasasalamat. Wala daw iyon. Deserve niya raw iyon dahil napapasaya niya ang mga tao. Nawawala ang kanilang mga problema dahil sa kanilang mga binabasa. Nang dumating ang pagkain nila, nagsimula na silang kumain. At pagkatapos niyon, inihatid na sila sa kanilang hotel roon. At nagpaalam dahil bukas ay papasyal sila ng mga ito sa mga gandang tanawin sa Italy. Magaan ang loob ng mag-anak na matulog sa gabing iyon. Kinabukasan, ipinasyal sila ng grupo sa Coliseum, Rome at Grand Canal ng Venice, Vatican City at iba pa. Alas 6 sila nakabalik sa hotel. Magpahinga na raw sila dahil bukas ng tanghali
ay magaganap na ang book signing. Nag-enjoy si Sunshine, ang kanyang kapatid at magulang. Talaga namang nagpa-picture sila para may remembrance. Ang saya-saya ko ngayon, hindi napigilan na sabihin ni Sunshine. Ganon rin ang sinabi ng tatlo. Matapos makapagpahinga, ay bumaba na sila para kumain. Pagkatapos kumain, nanood sila ng TV. At pagkatapos niyon, ay natulog na nga sila. Excited na si Sunshine na ma-meet ang kanyang mga fans. Sobrang napagod siya kaya mabilis siyang nakatulog. Kinabukasan, maagang gumayak si Sunshine at ang kanyang pamilya. Gusto niya na siya na ang mauna sa isang maluwag na library sa lungsod. Matapos maigayak ang lahat ng kailangan, sinundo na siya ng sasakyan na maghahatid sa kanya roon. May contact number siya ng driver dahil ayaw niya namang ipasuyo pa kay Claudion. Ang sabi ng mga ito, maaga pa lamang raw ay naroon na ang anim para ihanda ang lugar. Nahiya nga siya dahil anong oras na silang nagising. Dahil na rin siguro sa sobrang pagod. Pero ayos lamang daw iyon. Ang mahalaga ay naroon daw siya. Pagdating roon ay may mga tao na. Binati siya ng mga naroon nang makapasok sila sa lobby. Mga readers niya pala ang mga ito at gusto nilang magpapirma ng libro. Matapos makapag-selfie at makapagpasalamat sa Sunshine, umakyat siya dahil nasa pangalawang palapag na ang library. Nang makita nila ang lugar, namangha siya sa lugar na iyon. Sa ayos, sa ganda, at higit sa lahat sa mga napakaraming libro na nasa bookshelves, nilapitan siya ni Cloud. Pinati niya ito at tinuro naman ito ang kanyang mesa. Napakagatlabi na lamang siya nang makita ang pangalan niya sa isang wooden nameplate. "Do you like it?" tanong ni Cloud. Tumango naman siya at sinabi na sobrang nagustuhan niya ang setup. Naiyak pa nga siya ng sandaling yun. Naghintay pa sila ng ilang minuto. Hanggang sa paupuin siya ni Cloud sa kanyang mesa, kasama ang kanyang pamilya. Inihanda na niya ang kanyang sarili. Nagpapaganda rin dahil tiyak nakukuhanan siya ng picture o di kaya ay magpapapicture sa kanya. Ballpen at mga souvenir niya ang nanote kung saan ay naroon ang pasasalamat niya sa mga taong tumangkilik sa kanyang libro. Nagsimula na nga ang book signing. Masayang pinirmahan ni Sunshine ang lahat ng ito. Umabot na hanggang labas ang mga tagahanga niya. Nagbibigay na sila ng katok na hanggang alas 4 lamang ng hapon at bukas na ang iba. Masayang masaya ang kanyang mambabasa nang matanggap ang souvenir niya sa mga ito. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa matapos na siya. Pag-uwi raw niya ay magpapapirma sa kanya ang grupo dahil marami silang ipapapirma sa kanya. Natawa na lamang siya roon. Matapos magmeryenda ay bumalik na sila sa hotel. Pagod man pero successful. Mabilis na lumipas ang araw hanggang sa dumating ang araw na kailangan na nilang umuwi. Napirmahan na niya ang mga libro ng grupo at sobrang nagpapasalamat siya sa mga ito dahil sa mag-iliw na pagtanggap sa kanila sa Italy. Nag-enjoy talaga sila. Sinabi ni Cloud na sana ay maulit-uli ang ganito ngunit sa ibang lugar naman daw. Sumang-ayon naman siya at inatid siya ng mga ito sa airport. Muli ay nagkayakapan sila bago sila tuluyang nagpaalam. Makalipas ang mahabang biyahe, nakarating na sila sa Pilipinas. Nag-stay sila sa isang hotel sa Maynila para makapagpahinga. Keep ng isang mayamang tagahanga ni Sunshine. Kinabukasan, inihatid nila si Suzette sa dorm. Matapos niyang bisitahin si Annabelle at maibigay ang mga pasalubong nito. Nagkamustahan at kumain sila sa labas. Nagpasalamat ang kapatid niya dahil nag-enjoy ito. Nagrenta sila ng van na binayaran ng kanyang mga tagahanga para komportable silang uwi. Pagdating ng bahay, ay nagpahinga kaagad sila dahil sa pagod sa biyahe. Pagod man pero worth it. Kinabukasan, nag-jogging si Sunshine dahil hindi siya nakapag-jogging noong nakaraan. Nakasabay niya si Eman. Tahimik lamang ito sa tabi niya at hindi nagsasalita hanggang sa kinamusta na nga siya nito. Sinabi niya kung saan siya nagpunta nitong mga nakaraang araw. Tumangutang-u lamang ang binata hanggang sa mag-sorry ito sa kanya. Nilingon niya ito at nginitian. Baka sa mukha nito ang lungkot at pagsisisi sa mga nasabi niya noon. Ngumiti lamang siya at sinabi na kalimutan na iyon at nagpapasalamat ito sa Diyos. "Congratulations, Sunshine. Sana ay malayo pa ang marating mo." Sincero nitong sabi. Nagpasalamat naman siya rito. Nang makauwi, ay nagulat na lamang siya nang makita si Julio Salas
at may dalang kahon ng chocolate. Ibinigay nito iyon sa kanya at nagpasalamat naman siya rito. Inalok niya itong mag-agahan. Tumanggi ito at sinabing kumain na. Kumain muna siya at pagkatapos ay binalikan ng lalaki na maganang nanonood ng TV. Binati niya ako dahil sa achievements ko sa Italy. Napanood daw niya kasi yun sa balita. Matapos magpasalamat, tinanong niya kung ano ang sadya nito roon. Tinignan siya nito at huminga ng malalim. "Pwede ba kitang ligawan?" tanong nito na parang kinakabahan. Ngumiti lamang siya. Noong nasa kolehiyo pa man sila, ay may gusto na siya rito. At ngayon ay muling bumabalik iyon. Tumango siya at sinabi na pwede. Hindi niya sinabi na may gusto rin siya rito. Naipagpaalam na rin daw siya ng binata sa mga magulang niya kung pwede daw ba siya nitong ligawan. At ayos lang naman daw iyon sa kanila. Mabuti na rin daw iyon para magkaroon na siya ng kasintahan. Makalipas lamang ang 5 buwan, ay sinagot na niya si Julio. Mas lalong naging successful ang karir niya dahil sa pagsusulat. Madaming opportunities na dumating. Mas lumaki ang kita niya at nakilala siya sa buong mundo. Wala na siyang mahiling pa, lalo na nang mag-propose sa kanya si Julio. Kaya sa buhay, masama na maging mapagmataas. Baka mamaya ang taong minamaliit mo ay siya palang magkakaroon ng mas magandang kapalaran na masigit kaysa sa iyo.